pass sa palisan ko, it's okay. Pagkanap ulit ng panibagong racket. Ganun talaga eh. Wala naman permanente sa mundo. Walang kasikatan na permanente. Walang kayamanan na permanente. Sa lahat po, may hanggan. Bata, hindi na daw kainan niya. Kasi daw si Duwata, masamang ibalik. Lumaki na daw ang ulo. Huwag kang maniwala dyan, Duwata. Hindi sa ugali kaya kumain ang tao. Alam mo kung bakit? Kaya ang mga tao dyan na si pagpuntahan sa'yo dahil mura. At saka bukod pa na mura, siguro masarap. Kasi ang mga tao pupunta eh. Pero yung sabihin na wala nang pupunta dahil si Diwata masama ugali, huwag kayong maniwala dyan. Kahit ako kung ako kakain, hindi ugali ng tao ang pinupuntahan ko yung pagkain. At saka, bakit? Si Diwata ba ang magsiserve dyan? Hindi naman, may-ari yan. Ang magsiserve sa'yo, yung mga katulong ni Diwata. Ngayon, yung iba kasi, ang pangkain kasi nila dyan, pagpunta, magpaipa lang dyan, magvideo-video, lalo na yung mga vlogger dyan. O, pupunta, bibidyohin si Diwata, interviewin, akala mo naman kung mga kung sino mga magaling ayan. Interview pa. Ito naman tao kasi si Diwata, hindi kasi lahat na pagkakataon. Maganda ang mood natin kahit sino naman dyan, hindi naman tayo perfecto. Siguro napatapat ka dyan, na nagpapaipal ka dyan, na masama ang mood ni Diwata, kaya ikaw hindi ka napapansin. O bakit sila Corina Sanchez? Sila Alex Gonzaga, Marvin Agustin, tinatrato man yung maigi. Okay man. Ang ayos pa nga, in-entertain niyang maigi. Tapos kayo kasi, pupunta lang kayo, masabi-sabi kong kakain lang kayo kunti. Sabay, magpa-interview ka na, mag-interview ka na, mag-interview. Wala talaga nga yan. Hindi kasi dapat, ang lahat kasi na panahon, ang lahat na bagay ay may panahon. Pupunta ka roon, tatiming mo naman kung mga tao hindi busy. Kada busy ang mga tao, tapos ikaw, gusto ko rin paipala, pa-interview ka para sabihin ka nga, no? O ngayon, pag nasusungitan ka, nagagalit ka, huwag ganun. Kaya ikaw, Miss Diwata, huwag kang matakot na sabihin nila wala nang kakain. Hindi ang ugali mo ang pinuntahan ng tao dyan. Yung pagkain mo na masarap daw, at saka yung mura. Yeah. Kung hindi naman yan mura, subukan mo, imahal mo yan, walang kakain dyan. Subukan mo, huwag kang mag-unrealize dyan. Walang pupunta dyan. Magpakabait ka. Sabay ang tinda mo dyan, mahal. Wala kang underrise, walang pupunta sa'yo. Kaya ikaw pinupuntahan dahil sa mura ng paninda mo, mura na yung pagkain mo, masarap pa. Pero kung di ba ako nakapunta dyan eh. Ang lapit-lapit yan sa amin, pero lapit-lapit yan dito eh. Quezon City lang ako eh. Pero hindi ako pupunta dyan, hindi mo na ako pupunta. Tsaka kung pupunta man ako dyan, kakain lang ako, hindi ako magpapapicture ano ni Diwata. Ang importante, napuntahan ko yung lugar. Hindi yung tao ang picture kasi yan siya busy yan, negosyante kasi yan. Ang dami niyang tauhan dyan, ang dami niyang problema. Tapos ito naman mga vlogger, pupunta lang dyan at makikipicture lang. Ngayon kasi sa panahon na to, si Diwata, sikat na yan. Kaya asahan mo dyan na magsusungit na minsan yan. Kasi kung i-accommodate kayo lahat, wala na din na matapos, di kayo matapos sa araw. Matapos na lang yung araw, di kayo matapos yung mga tao dyan. Sobrang dami naman kaya, sabi may marami magigayang tao dyan. Ngayon, nung bago pa lang yan si Diwata, siyempre yung mga maliit na vlogger dyan nagpapasikat. Pinupost nila, ginagawan ng content na mura ganito. Ngayon kasi nagbago na eh, malakas na siliga si Diwata eh. Ang ganda ng ano na niya. Kaya ngayon, siyempre, yung mga may appointment niya, tumatawag lang yung iba eh, na gustong pupunta dyan at makikikontent ka yan. Makikikontent lang yan, hindi mo yan pupunta para nga makikikontent lang kay Diwata. Yun ang papagbigyan naman. Kita mo naman, si Alex Gonzaga, si Corina Sanchez, si Marvin Agustin, napagbigyan naman eh. Pero yung mga maliit ng vlogger ngayon, tabi mo na kayo. Kasi sikat pa yung tao. Saka yung sinasabi niyong hihina yan, hihina lang yan, sabihin ko sa inyo. Pagtaasan niya yung paninda niya, taasan niya yung Paris niya, kung lagpas niya mga 200 niya, wala nang pupunta dyan. Tama siya isandaan, kaya dudumugin dahil karamihan dyan yung kumakain dyan, yung mga rider, yung mga namamasil dyan kasi pasa yan eh.
siyempre, alangan magpupunta nila doon sa mahal na bilihi, mahal na kainan. Diyan sila. Kahit ako naman, sobra-sobra na kanya. Sa 100 na yan ay kamura na yan. O, may manok pa. May ugly rice pa. Kaya dinudumog ng tao diyan. Hindi yan dinudumog dahil sa sikat siya. Hindi yan dinudumog dahil sa siya ay ang ugali niya'y maganda. Dinudumog ng tao niyan dahil sa mura ang pagkain. Yan ang reality diyan. Hindi yung ay, kaya dinudumog yan kasi ano eh, sikat sila, hindi yan. Sikat sila wata, hindi yan. Pinupuntahan ng tao yan dahil mura. Yung mga taga diyan, diyan na lang kakain kasi bibili ka pa. Mura eh. Subukan mo yan, taasan yan, wala nang bibili diyan. Yun ang babagsak si ano kung taasan niya yan. Pero pag manatiling ganyan ang presyo niyan, asahan mo dadayuhin yan. Yung mga rider dyan, yung mga ano, doon tayo kasi sold tayo doon. Pag makakain, makakaano tayo kasi only rice. So, yung mga gutom, yan. Pero yung sabihin babagsak siya dyan, hindi na yan. Basta i-maintain niya yan ng ganyan ang presyo. Kasi kahit sino naman, ang ugali kasi ng tao, ano na yan, hindi na mahalaga. Ang mahalaga yung kinakain. Kasi hindi mo naman kailangan yung anuhin mo siya. Kaya ka naman sinusungitan dyan dahil nagpapapicture ka, papainterview ka pa dyan. Kaya ka nasungitan. Pero pumunta ka lang nung kumain, mabait yan. At saka, ang magsisirve sa'yo, hindi naman si Diwata eh. Yung mga, ano niya eh. Mga katulong niya dyan eh. At saka isa pa, yung mga ano dyan. May narinig kasi ako dyan, may napanood ako. May doon daw matanda, nag-apply ng trabaho. Hindi daw tinanggap. Ito namang vlogger, pawawa. May isang vlogger din, pawawa eh. Kasi daw bakit hindi tinanggap ni ano? Tama naman yung sagot ni Diwata dyan eh. Hindi siya, mayroon pang ibang institusyon na yung mga ano, mas nasa gobyerno. Doon ka baka namang hingi ng trabaho. Si Diwata, siyempre, may karapatan siyang tumanggi, may karapatan siyang tumanggap. Dahil kung may senior naman yan, lahat may sakit na ano, gagawin mo dyan. Oh. Kaya huwag natin ano eh. Si Diwata, hindi pa naman totally talaga mayaman yan eh. Sikat lang. Tapos, pag mantoy may mag-apply dyan, tanggapin niya lahat. Ayun, gagawin niya dyan. Gawin niya ang bayang punan yan. O, di ba? Kaya unawain natin siya. Ang daming nasa gobyerno dyan, o. O, dyan siya manghimi. Hindi yung si Diwata, lahat na lang apply, tanggapin niya. Kahit hindi naman kwalipikano. Kwalipikano ba yung 70 na ang edad? Anong magawa pa dyan? Gawin mo lang tagaano yan. Baka ipagamok. Kung ano yung pagamok yan. Kaya tama yung sabi ni Gaya. Meron pa dyan marami kayong malapitan. Andiyan ang City Hall. Andiyan ang mga congressman, mayor, kapitan. Doon kayo lumapit. Okay, Diwata, tama yung sinabi ni Diwata. Kita ko doon. Kaya ko doon. O sino gusto may tumulong? Tumulong. Hindi kay Diwata. Kay Diwata lang. Ba't si Diwata lang ba talaga ang tao dyan? Kaya, ikaw Diwata, no, Miss Diwata, tingin ko talaga mabait ka naman talaga. Eh. Yung tsura mo din, mabait eh. Hindi. Medyo lang mataray-taray kaya kasi, ano eh, LGBT. Pero sa tingin ko siya mabait ka. Ipagpatuloy mo lang yan, malayo ang marating mo. Huwag kang maniwala nga kahit sumama pa ugali mo, may kakain at may kakain dyan basta mura yung paninda mo, mura yung pagkain mo. Huwag mo lang taasan kasi wala na talagang kakain pag mataas na. No. Bibihira na lang. Yung taon lang makaka-afford. Pero ganyan kasi pang masayang ano mo. Pang masayang pagkain mo eh. Kaya yung presyo mo pang masa kaya ikaw din o dinadayo ka ng tao. Sige, salamat.